Ilang milyon ang nalugi sa'yo? Malaki. 100 million? More or less, mga ganun. Anong pakiramdam nang nawalan ka ng 100 million? Okay lang. Wala nga ako nun dati. Buhay ako eh. Lahat ng uri siguro ng panin, kasi ice candy, nagtinda ako niyan sa palengke, asin, asukal, chinelas, tininda ko yan. Na-try din ako kung doktor, ng jeep, janitor din ako eh. Bakit hindi ka mapili sa trabaho? 17 years old lang ako nung time na yon. Kailangan mong mag-survive eh. Due to poverty in the country, young people pushes to work early. Bakit ang dami mong sinusubukan at tinatry sa buhay? Limited yung funds na binibigay sa akin ng magulang ko. Hindi ka mareklamo, no? Walang karapatan. Wala tayong mapagkukuhanan ng mga panahon na yun. How do you recover your business? Doon ko na naisip nun kasi nagsusupply din ako ng computer sa mga internet cafe na. Nag-computer shop naman ako. Nag-rebrand na ako ng TNC. Naging ilang branches ito? Umabot ng 160, pero doon na nga pumapasok yung pag may brand ka. Hindi mo kailangan magbenta ng napakaraming computer. Makapag-franchise lang tayo ng mga dalawa, tatlo. Hindi tayo pagod. Magkano yung kinikita mo? More than what I expected. Good morning, good afternoon, and good evening, mga boss. Kakausapin natin ang isang napakagaling na serial entrepreneur. Ang may-ari ng pinakamalaking computer shop business dito sa Pilipinas. Ang may-ari ng TNC Incorporated, ang ating kaibigan, Boss Eric Redolfini. Welcome, boss! Thank you very much sa inyong pagpapa-unlock din dito. Anong background? Galing ako sa liblib na bayan ng Nueva Vizcaya. Kabuhaya doon, magsasaka. Ang nanay ko, elementary teacher. Elementary pala ako, naghahanap buhay na ako eh. Lahat ng uri siguro ng panin, kasi ice candy, nagtinda ko niyan sa palengke, asin, asukal, chinelas, tininda ko yan. Na-try din ako kung doktor, ng jeep. Bakit hindi ka mapili sa trabaho? Kailangan mong mag-survive eh. Hindi naman ko minimenos yung magulang ko, pero siyempre, alam ko naman yung hirap sa probinsya kasi. Kung makatulong ako, bakit di ko gawin? Bakit ganun ang naging ugali mo? Sabi ng nanay ko, walang ibang makakatulong sa sarili mo kundi ikaw. Yun din yung pinabahagi ko ngayon sa mga anak ko. Which is totoo talaga eh. Kung hindi ako nang sumikap, sana ko ngayon. Sinikap ko talaga na magawa ng paraan, mayahon ko yung sarili ko. High school, lumipat naman ako ng Bambang. Pagkagabi, naghahanap sila ng magagawa ng mga furnitures. Magliliha, allowance lang. Pero nakakatulong. Hindi ka mareklamo. Depende magreklamo eh, kasi walang karapatan. Bakit? Wala tayong mapagkukuhanan nung mga panahon na yun. Diskarte. College Manila ka na. Doon pa rin ako nag-first year college sa Nueva Vizcaya State Polytechnic. Nung panahon na yun, nag-recruit sila ng scout ranger. Nag-exam ako ngayon. Sa buong Region 2, 22 lang kami pumasa. Napadpad ako ng Manila para mag-training. So naging scout ranger ka talaga? Hindi ako nakapag-scout ranger. Nung nandun na kasi ako, kailangan ng requirements. 17 years old lang ako nung time na yun. Pinaayos namin para maging 18 ako. Blessing in this guys. Meron dun nagte-training talaga. Kinausap niya ako. Iho, kung may pagkakataon kang malis dito, mas maganda mag-aral ka na lang kasi ganyang edad, dalawa lang pupuntahan mo. It's either mamatay ka maaga o mabaliw ka. Napag-isip ako. Ang pinuntahan ko yung auntie ko, sabi niya sa akin, "Pat ka pumasok diyan. Tulong ako sa iyo. Mag-aral ka dito." Doon na yon kaya ako nakapag-aral ng Manila. Anong kurso na kinuha mo? Computer technician. Ano yung mga tinuturo noon? Gagawa ng mga sound system, radio, ganun. Nakakagawa ako noon. Tinulungan naman ako ng kapatid ko kasi nasa Hong Kong, binigyan niya ako ng pang-assemble ng mga speaker o nag-assemble ako sound system. So nag-uwi ako sa probinsya ng mga sound system. Kami lang nag-assemble. Tapos tinuloy ko nga yung computer technician. Nakatapos ka doon? Natapos ko yon, electronic and computer technician. Kaso hindi yun sapat kasi nag-a-apply ako ng trabaho eh. Nung panahon na yan, anong taon nito? 1990. May trabaho bang naghahanap ng computer technician? Eh wala pa naman masyadong computer. Napunta ako sa mga repair ng TV, radio. Kung titignan mo, nung mga panahon na yon, hindi ko magagamit to ah. Pero bakit yun ang in-enroll mo? Yung nanay ko din na sabi sa akin nun eh. Ang gusto ko talagang kunin nun, fine arts or architecture. Eh bakit nila naisip yung computer? Sabi ng nanay ko, nung araw eh, walang pera dyan. So yun ang kinuha ko. Pero napakinabangan ko naman. Tapos nagtrabaho ka as technician. Ang uso nun, yung mga antena na nakaka-capture ka ng mga ibang channel aside from local channel. Empleyado kayo for how many years? Hindi ako tumatagal sa pinapasukan ko eh. Umuwi uli ako ng probinsya after nun. Trinay ko yung sound system business. Bakit negosyo lagi ang hinahanap mo? Wherein, pwede ka naman
mo magtrabaho. Sa negosyo kasi, kaya mong kontrolin yung kikitain mo at free ka sa oras mo. Ang ginawa ko, nag-aral uli ako. Pero yung time naman na yon, nag-apply akong scholar, pumasok sa engineering, 5-year course, kumuha ko ECE. Pero yung time na yon, ganun din, part-time pa rin ako. Dami ko din pinasok, janitor din ako eh. Bakit ang dami mong sinusubukan at tinatry sa buhay? Limited yung funds na binibigay sa akin ng magulang ko. Hindi nila talaga din mapuprovide. Ang lagi ko nga iniisip nun, kung ano yung kaya nila, tutulungan ko din yung sarili ko para kung ano man yung kailangan ko, kaya kong mapuprovide. So, nung nakakapagtrabaho ka, nakakapagpadala ka sa magulang mo, nakakatulong ka? Hindi, sarili ko lang. Ikaw ba naniniwala na obligasyon ng isang anak sumustento sa kanyang magulang kapag siya ay nagtrabaho na? Dapat hindi eh. Pinoy kasi tayo eh. Minsan ang iniisip nila, walang utang na loob yung anak pagka hindi mo tinulungan yung magulang mo. Yung mga anak ko nga sinasabi ko sa kanila eh, pag sumikap kayo para sa sarili nyo, kaya kong buhayin yung sarili ko at saka yung misis ko, saka kayo. Unless talagang kailangan namin, tulungan mo kami. Okay, ano pa? Mga sinubukan ni Eric? Nung college na ako, student assistant naman na in-applyan ko. 4th year ako, doon naman namatay yung nanay ko. Gumuho lalo yung buhay ko. Siyempre kahit papano, hindi niya makikita. Graduate ka ngayon ng ECE. Wala yung nanay mo. Pero hindi na ako nagmarcha. Marami din kasi akong mga sideline na noong time na yon. Naglalakod ako sa Recto. Yung Access Computer College yun eh. Wanted instructor. Instructor na? Computer. Di pumunta, makyat ako eh. Sabi sa akin nung head nila, pwede ka bang mag-demo? Sabi ko, sige po, magde-demo ako. Pag-demo ko, sabi sa akin ni Engineer Balmes yun eh, Mr. Dolphin, pwede ka ba mag-start bukas? Naging teacher ka pa? Naging teacher ako, 4th year college. Nakatulong yun sa akin. Nagtagal ako doon, mga 2 years lang. Nag-tutor din ako ng mga graphic artists. Sa dinami-rami ng naging trabaho mo, nakaipon ka ba? Hindi ganun kalaki. Kasi pagkano yung naipon mo? Bumili akong bahay. Nakakapag-ipon ako pag nakakapag-sideline ako sa mga graphic artists. Page maker pa lang noon at Corel Draw ang ginagamit. Photoshop, hindi pa masyado. Nagle-layout ako niyan, yung mga sinasideline ko ng yearbook. Sa dami ng sinusubukan mo, nakakakuha ka ng small success. Kaya mo siguro na achieve mo sa buhay yun. Kasi hindi mo tinitignan na malungkot ang buhay mo. Bakit napaka-grateful mo sa buhay? Thankful din talaga ako kasi yung mga pinagsumikapan ko, nagbubunga naman. Ano yung pinaka-hardest part na nangyari sa buhay mo? Bago ko pinasok yung negosyo, naganap muna akong mapapangasawa. Parang ang kung ano, kailangan may katulong eh. Pero bago ka mag-asawa, may bahay ka na sa pag-ibig. Binenta ko ngayon yun para magamit sa kasal. Yung natira, start ng business. Nung nag-asawa ko, talagang buo ni loob ko mag-negosyo eh. Ang pera namin mag-asawa, 65,000. Negosyong gusto ko, computer. So pagkakasyahin ko ngayon yung 65,000. Telepono ang unang investment ko. Hindi yun sapat kasi kailangan mo fax. Kagandahan nung nasa field na pinasok ko nun ay sa education kasi may mga contact, may estudyante ka. Doon nag-start yung mga kliyente namin. Invest ulit ako ng fax. Bumili ako second hand lang. Tapos, kailangan mo computer. Yung computer, wala nang problema kasi second hand lang yung computer namin. Eh, printer naman. Nagsanla lang sa akin. Kompleto na kami. Eh, nung time na yon, ang pagre-repair ng computer, bihira lang. Repair shop talaga ako nag-start. Nasa fourth floor ako. Wala ako ngayon mga magtatao. Hindi ako pwede mag-resign eh. Pag nag-resign ako, wala kami kakain yung misis ko. Kinausap ko ngayon yung mga estudyante ko. Baka pwede tayo magsama-sama ako. Pero wala akong mapapasahod sa inyo. Mga allowance pwede. Naniwala naman sila. Ano naging trabaho sa'yo? Sila yung mga technician. Walang experience. Ang experience lang nila, yung natutunan nila sa akin sa school. Kaya pag nasa field sila, nasa school ako, pagkaalanganin yung siniservisa nila, tatawag sa akin yan. Igaguide ko ngayon sila. Doon kami nagsimula. Lumago na lumago. Ang marketing ko noon, magtitimpla kami ng galong-galong gaw-gaw. Magpiprint ako ngayon ng repair. Computer repair. Computer yung repair. Mga nasa poster. Oo, oh, poster. Mula en Rojas hanggang Cubao, dinidikitan namin yan. Lalakarin kasi namin yan. Kasi pang talaga. No? Lumakas yung computer repair mo. Oo, lumakas. Tapos, napunta na kami ng sales. Nakita ko kasi din na ng opportunity. Oh, mas malaki yata ang kita sa sales. Ha? Pinagsabay ko na yung sales. Saka nakakuha ng puhunan? Ipon-ipon. Nung napasok ko na yon, lumaki yung sales namin. Pagsakan ng presyo. Sabi ko, sige, kahit saan ka magkanvas. Ng repair tsaka PC. Dali mo sa akin, babaan ko. Nagawa naman namin yon. Talagang ang sales mo, volume mo, grabe din. Kasi pagsak presyo eh. Nakakabenta ka ng marami. Fulfillment, masaya ka. Pero hanggang kailan mo isusustain yung saya mo na nagbebenta tapos yung profit mo, hindi naman ganun kalaki. Tapos nun, nakakapagod na. Kasi talagang may magpaparasa sa ang computer. Kasi assembly natin to, 100, 200. Makano ng tubo? Malaki ng 200. Pagsakan presyo eh. Pero kilala kami sa tipid PC nun. Doon ko na naisip nun kasi nagsusupply din ako ng computer sa mga internet cafe na. Try namin, okay ah. Nag-computer shop naman ako. Sa palagay mo, sino ang nagdala sa'yo doon sa ganong sitwasyon? Bakit ito yung ibinigay sa akin ng pagkakataon? Kagusto
nagustuhan ko rin mag-explore. Nagsusupply kasi ako ng mga computer sa isang malaking brand ng computer shop. Nakita ko yung may pwedeng improve. Tinry ko nga yung apat na computer. Naging 10. Saan lugar to? San Rojas, first branch namin. Naging isang full internet cafe. Nagbukas kami ng mga ibang branch sa U-Belt. Tapos may mga kaibigan na tayo na pwede ba natin testingin doon? Ganun. Pumasok na ngayon doon yung gawin nating may brand. Parallel ko kasing ginagawa yun eh. Nagtitinda kami ng computer, bagsakan ng presyo, at the same time nagsa-cyber cafe ako. Sabi ko, hanggang kailan tayo mapapagod? Kasi grabe rin talagang pagod. Hanggang pumasok yung thenet.com. Ang ugali ko kasi pag gusto kong ipa-franchise, tinitignan ko muna sa akin eh kung profitable o hindi. Umabot yan ng 36 na thenet.com. Pinasok namin yung esports. Pag nag-cheer nga kasi yung mga fans namin ng thenet.com para nahirapan, nag-rebrand na ako ng TNC. Ito na, naging matagumpay ka. Naging ilang branches ito? Umabot ng 160, pero doon na nga pumapasok yung pag may brand ka, makakapag-dictate ka ng presyo. Hindi mo kailangan magbenta ng napakaraming computer, makapag-franchise lang tayo ng mga dalawa, tatlo. Hindi tayo pagod. Magkano yung kinikita mo nun? Just enough naman. Okay naman. More than what I expected. 10 million monthly. More or less? More naman siguro. Net na ito? Net naman na siguro. Okay. Ngayon, tinamaan kayo ng pandemic. What happened? Yun ang pinaka-unexpected. Ang business kasi ups and down yan eh. Nag-try na rin ako magbukas. Bagong konsepto ng cyber cafe. Yun nga yung may coffee, tapos may study hub. Ang grand opening ko dapat nun ay March 18. Eto, nag-pandemic. Lahat ng shop namin sarado talaga. Tapos kami din yung kahuli-huli ang industriya, nagbukas. Ilang milyon ang nalugi sa'yo? Malaki. 100 million? More or less, mga ganun. Kasi kabubukas lang namin yung mga ibang shop namin eh. Lahat ng binuksan namin ng last quarter ng 2019 at saka first quarter ng 2020. Ubus lahat. Ubus yun. Lahat yun. Anong pakiramdam nang nawalan ka ng 100 million? Malungkot talaga. Pero wala nga ako nun dati. Buhay ako eh. Nung dati na nagbebenta ako asin eh. Tapos mawala lahat. Okay lang. Imposible hindi ko kayang i-start again. Laban lang. Sanay ka nang meron, sanay ka nang wala. Sanay na meron, sanay na wala. How do you recover your business? Pinasok namin yung digital marketing. Aside from digital marketing kasi, nung kasagsagan na ng pandemic, in-announce namin yung TNC. Pwedeng maging partner ng government agency, call center, institution. Pero yung mga brands namin na na-operate is enough to sustain yung needs ng kumpanya para hindi namin alisin yung mga tao namin. Oh. So naging priority nyo pa rin kahit nalulugi kayo yung mga empleyado. Mm-hmm. Nakaipon-ipon ulit kami doon sa mga income namin sa call center. Nung pandemic, malakas ang sales. Ito ngayon yung pinukusan mo. Yan yung pinukusan ko nung time na yun. First time ko ha, sa tagal ko, 23 years in the IT industry ako. Nung pandemic, pinakamalakas na sales namin nangyari. Marami din kami natulungan uli doon sa panahon na yun kasi daming agent doon eh. Ultimo kagawat, nagtitinda ng computer eh. Unti-unti, nakarecover ka, kumikita na ulit. Okay. Ipon ulit. Ito na, yung cyber cafe. Pilinan ko uli yun, yung study hub nga. Kasi yung anak ko, laging nag-aaral sa UST, sa study hub daw siya pumunta. Pinuntaan ko ngayon. Ay, okay pala yan ah. Tinignan ko, feasibility ko. Tapos pinagsama ko ngayon. Yung pumutok na issue ngayon doon sa lager, kinall out niya yung mga ginagawang study hub at ginagawang opisina yung coffee shop. Naisip mo nang gawing negosyo yun na dito sa akin, pwede yan. Noon ko pa talagang gustong gawin yun. Yan nga yung plan ko before mag-pandemic. Pero ngayon, medyo in-enhance namin ulit. Gusto ko siyempre ipa-franchise yun. Pero yung proof of concept ko, siyempre wala pa. Maraming nag-inquire. Ayaw ko din kasing mapasubo ba. Ayaw mo yung maglalabas ka ng isang franchise o ng isang produkto nang ikaw mismo hindi mo natetest kung profitable o hindi. Mm-hmm. Kaya nagbukas ako. Meron kayong isa niyan eh, yung malaki. Sa high ground. Oo, medyo upscale siya. Ang ganda nun mga boss, pag nasa Manila kayo, pumisita kayo sa high grounds, napakagandang tambayan. It's a coffee shop, it's a restaurant, and it's a computer shop. Ako personally, doon ako nakikipag-meeting dati. Konsepto namin yun na pag dinala yung pamilya mo, bata, matanda, lolo, pwede doon. Ito na mag-study hub, ginawa naman namin yun kasi nga, i-adapt mo talaga yung needs ng tao. So, study hub na may computer shop. Mm, may coffee din siya. Saan ngayon ang first branch yan? Meron kami sa Murayta. November 28, nag-grand opening ako sa Bacolod. Ngayong magbubukas ako sa Pinubal. Anong pakiramdam nung nalugi ka ng napakalaki? Tapos ngayon, naka-recover ka dahil sa discarded pamamaraan. Tapos ngayon, unti-unti mo na ngayon binubuksan ulit yung mga coffee shop mo na very innovative naman na ngayon. Anong pakiramdam nung makakabalik ako? Siyempre, masaya. Hindi po pwedeng sumuko eh. Bukod sa magnilipo
nagninegosyo ako, syempre may mga tutulungan din ako mga tao. Pinili kong ituloy pa rin. Ayun kasi yung industriya kung saan ako nakilala eh. Hindi po pwedeng sukuhan ko 'yon kasi susunod yung iba eh. Bakit hindi quitter si Boss Eric? Personality ko na siguro talaga 'to. Sa dinami-rami ng lagapak at bagsak mo sa buhay, tayo bagsak. Sanay nang meron, sanay nang wala, nalugi ng daang-daang milyon. Sa palagay mo ba, napakalaking parte ng Panginoong Diyos sa nangyayari sa buhay? Siyempre, saksing buhay ako niyan. Lahat ng negosyo, hindi siguro magiging successful 'to kung wala 'yan. Yung peace of mind na bumagsak, umahon, masaya pa rin ako kasi galing doon yun. Kaya sobrang thankful ako. Yung kung ano man meron nga ako ngayon, sobra-sobra na sa inaasahan ko. Yun din yung tinuturo ko sa mga anak ko. Ano yung meron ako ngayon, anak ako, sa amin yung mag-asawa. Hindi yun sa inyo. Tutulungan namin kayo hanggat kaya namin. Pero dapat magsumikap kayo para sa inyo. Dahil lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin sa mundong ito ay hiram lang natin. Kasi kasama mo nga ang Panginoon. Doon siguro yung number one na strong points ko kasi talagang mas pinapriority ko ang pagtupad ko ng tungkulin. Very inspiring. Napakaganda ng istorya ng buhay mo. Kung kakausapin mo ang iyong ina na hindi nasaksihan ang lahat ng graduation mo at hindi nasaksihan lahat ng panalo mo sa buhay, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Mama, salamat sa lahat-lahat, lalo na yung payo mo sa akin na tulungan ko yung sarili ko at walang ibang makakatulong sa akin kundi sarili ko. Do you think if your mom is nabubuhay ngayon, proud siya sa'yo? Very proud yun sa akin. How about ng tatay? Daddy, one time, dalawin kita dyan ha. Hintayin mo lang ako para ipa-experience ko naman sa'yo yung mga achievement namin. Dadalhin kita dito sa Manila. Soon. Kung kakausapin mo yung batang ikaw na madiskarte, na walang pinipiling trabaho, na napakasipag, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Brad, laban lang. Huwag mo kalilimutan na ipagpanata ang lahat ng bagay at syempre yung health huwag mong pababayaan. Nawa ay manatili ka pang malakas at manatili kang matibay at manatili kang inspirasyon sa napakaraming tao. Maraming salamat for that. And anong mga location ang inahanap mo for franchising ngayon ng TNC? Dapat may school. Kasi yung study hub, na-apply lang yan sa mga may med school. So as long as malapit sa eskwelahan, pupwede silang mag-franchise ng TNC. Yes, at saka ang number one titignan mo kasi dyan, yung spending power ng tatayuan mo. Magkano ang mag-franchise ng TNC? 12 to 15 million. What if group of people kami? Pwede yun. Actually, ginagawa ko na yan before pa, yung co-ownership. Ang maganda kasi sa ino-offer ng TNC, very safe yun kasi nire-require ko yun na mag-open sila ng corporation. Based on experience and feasibility study, ilang buwan o ilang taon ng ROI ng TNC Study Hub? 25 to 36 months. Ano yung maganda sa TNC? Bakit sila magpa-franchise? Una, siyempre yung brand and support kami, nag-innovate. What else? Aside from the brand, siyempre yung experience namin siguro sa industriya. 2007 ako nag-start ng cyber cafe. What about upscale, mga professional? Meron ka bang plano magbukas ng ganitong klaseng computer shop? Meron ako ngayong bagong konsepto, smaller than high ground sa Manila. Aransia Cafe. So mga boss, iniimbitahan ko kayo lahat na mag-message sa TNC kung interesado po kayong mag-franchise ng kanilang TNC. At syempre, ang TNC po is now open for franchising as a concept of Study Hub at ang Aransia Cafe na pwede nyo pong i-franchise kung gusto nyo po ng coffee shop na may kasama hong computer shop. Sila po ang pinaka-reliable and reputable at credible na franchise po pagdating sa mga computer shop business dito sa buong Pilipinas. Tested and proven na po ito over the years. So sa lahat ng interesado mag-franchise, mag-message lamang po kayo sa kanila and malay nyo, ito na yung mabuksan ninyong negosyo. Maraming salamat Boss Eric ha. Thank you so much for this interview and ang dami ko natutunan, ang dami ko na-inspire. Now is your opportunity also bumate sa mga gustong batiin. Binabate ko yung mga supporter ng TNC. Kahit na wala na tayong Dota 2 team, pero huwag kayong mag-alala, papasok ulit tayo dyan. TNC will always rise. Sa mga gustong mag-franchise, pwede kayong mag-message sa business@tnc.com.ph. At sa lahat ng mga followers ko, do not forget to click that subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss sa Spotify. Nawa ay marami kayong natutunan at na-inspire kayo sa napakagandang istorya ng buhay ni Boss Eric. Thank you so much. God bless you lahat. Next Sunday. Nagtayo ako ng fraternity and I was the leader. Ang gulo mo siguro ng bata ka, no? Kung kalokohan man yan, ako yung magiging pinakamaloko. Talaga, hindi ko siya titigilan until I satisfy that addiction. Nagrampol ang mga miyembro di Manon ng dalawang fraternity.
Pero once I put myself, my heart and mind into something, syempre, it must be the best. Naniniwala ka ba that the opportunity lies to those who wanted exceptional and who are aiming for excellence? I devoted myself na maghanap ng something worthwhile and makikita ko yung sarili ko na meron akong something na naabot in the future. Paano magkaroon ng ganong klaseng ugat? With passion, you only satisfy yourself. But there's a deeper meaning than passion, which is purpose. From there, inulan na talaga ang buhay ko ng blessings. Yung dating bulakbol, kumikita ng ganong kalaki.